Okay, magandang umaga sa inyo mga boss. At meron tayong ginagawa MB350 mga boss. Nakadalawang beses na magpakarga ng free ito mga boss, no? So ginawa natin, chineck natin, wala tayong nakita sa labas. In-advise natin ibaba yung evaporator. Okay? At yun nga mga boss, na-pull out ko ng evaporator. Nakita natin yung pinakang leak. Okay, ang leak niya mga boss nandito sa evaporator. Ang ginamit na langis mga boss ng kasa o na nag-install nito, meron siyang kulay na parang coolant, no? So isang magiging palatandaan ng technician pagka may leak yung system at maglalangis ng kulay ganito. So hindi tayo mahihirapang maghanap ng leak dahil matik na may singaw to, dahil andito yung kulay green na langis niya. So butas talaga itong evaporator. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng pagbawas ng freon. So papalit tayo evaporator mga boss. Yun lang, MB350. Hindi na natin kinuha ng buong detalye. Mag-isa lang kasi tayo ngayon mga boss, kaya medyo mahirap mag-video habang gumagawa. So yun lang muna ginagawa ko, palit evaporator. Okay. Nga pala mga boss, kung alam nyo na may leak kayo sa evaporator, kung kayo ay nagpapakarga ng freon o nagbabawas ang inyong freon at alam nyo nasa evaporator ang leak, hanggat maaari para sa akin mga boss, no, ipagawa nyo na. Bakit? Ang ating freon at langis, okay, kahit sabihin nating ozone friendly yung ating 134A, hindi pa rin siya magandang langhapin. Okay, lalo na kung ang sasakay ay mga bata o baby at hindi pa ganun kalakas ang pangangatawan para kayanin niya yung pwede niya malanghap. So para sa akin mga boss, ha, para sa akin hindi siya magandang langhapin, kasi pati itong langis na ito mga boss, no, sasama yan dun sa hangin. So pagka may kakaibang amoy dun sa binubuga ng inyong aircon, pinakamaganda papix nyo na yan para at least hindi siya makadamage ng ating katawan, no? Kasi medyo mabaho na yan ang ibibigay na response dun sa hangin na lalabas. Kaya pagka may leak yan, mas mainam kung pacheck nyo na, papalitan nyo na. Okay, yun lang mga boss. At nandito na yung ating ikakabit na evaporator. Okay, ito ay hindi original mga boss, pero same sila ng laki, walang pagkakaiba. Itong pum lang niya ang medyo parang mas lumaki ng konti yung ating urig, no? Pero same lang sila. At binilang din natin yung dami ng mga tubo na yan o yung pagitan na yan. Mas marami pa yung ating replacement kisa sa original. Okay, makatarungan ba ang replacement pag kinabit? Para sa akin, anong year model tong ating NB350? Bumigay na? Itong kinakabit natin to, Thailand to mga boss, Eagle ang brand. So itong mga kinakabit natin na ganito, tumatagal din. So para sa akin, kung same lang sila, eh bakit pa ako bibili ng original na kaya naman itong ating replacement? So ayun lang, nagpalit lang tayo ng evaporator sa harap, likod. Ibababa ko pa para ma-check up ko rin. So hindi na ako nagkuha ng masyadong detalye mga boss, kasi medyo mahirap tayong gumalaw ngayon dahil mag-isa lang tayo dito sa shop. So binigyan ko lang ng konting detalye itong aking ginagawa, no, para baka makatulong yung singaw sa evaporator. Para sa akin, hindi ganun kagandang langhapin, lalo na sa baby o kaya matanda na. Advice lang naman ng ating technician ito. So mas mainam kung pa-check na para at least wala tayong maging problema sa ating katawan. Okay mga boss, yun lang. Maraming salamat pa rin sa inyo at ingat pa rin palagi. God bless sa ating lahat. Thank you.